بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anglahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah, ang nag-iisang Panginoon, ang walang katambal. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Inshallah, pagpatuloy natin yung ating subject sa hadith at dito na tayo minto nung nakaraan. Katulad ng sabi ko, sa mga bago dito ay baka maano kayo, masabihin niyo nahuli na kayo. Hindi. Meron po tayong mga video na record po natin yan. Inshallah doon sa channel natin sa YouTube. So, balikan nyo lang kung gusto nyong alamin kung ano yung mga naunang topic, nandun po na ipiniliwanag po natin yun. So, dito na kami huminto at huminto tayo dito sa topic na ito. Dito pa rin tayo sa pag-aaral natin sa hadith number 24 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah, hadith kudsi, inna Allah harrama dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadhalamu. So yun yung hadith ako makala sallallahu alaihi wasallam ay sa pagkaulat niya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito na tayo sa aral na makuha natin sa hadith na yun. So sinabi ng ni Sheikh dito, ang makuha nating aral sa hadith, anna Allah ta'ala harrama dhulma bainana. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung dhulm sa pagitan ng bawat isa sa atin. So, haram ibig sabihin bawal. Bawal sa Islam. Bawal sa Islam ang dhulm. Ano itong dhulm? Yung dhulm ito po yung pang-aagrabyado. Yung dhulm ay yung pang-aagrabyado, pangluloko. Maraming kahulugan ng dhulm, pero ang tinutukoy dito yung panglalamang, pang-aagrabyado, pangluloko, pang tao dyan. Marami. Yung ganong uri ng mga gawain. Ito ay uri ng dhulm. Yung hindi mo nagiging injustice ka. O yung sabihin natin sa English, yung injustice. Ipinagbawal po ng Allah subhanahu wa ta'ala yung injustice sa bawat isa sa atin. Kailangan maging just tayo sa bawat isa sa atin. So yung injustice na ito ay pinagbabawal. Bakit? Ito ay pinagbawal ng Allah sa kanyang sarili. At kung ito ay pinagbawal ng Allah sa kanyang sarili, sinabi rin niya, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. At ginawa ko sa pagitan ninyo, sa atin ng mga tao, bawal din po sa atin ang dhulm. Bawal sa atin ang dhulm. Kaya walang pwedeng mga agrabyado, walang pwedeng manloko. Halimbawa yung isang tao, isa sa urat ng mga dhulm ganito. Natatrabaho yung isang tao at sinabi mo, kapag nagtrabaho ka sa akin, susunduhan kita ng halimbawa 2,000, 3,000, or 5,000. Ngayon, nung sahuran na, ang binigay sa'yo is 1,000 lang. Dhulm yun. Ha? Dhulm. Injustice yun. Hindi yun pwede. Hindi yun pwede sa pagitan ng bawat isa na tayo ay hindi maging makatarungan sa bawat isa sa atin. So, yung ang ibig sabihin ng dhulm, yung hindi pagiging makatarungan. Yung panglalamang, yung pang-aagrabyado. Na yung injustice sa pagitan ng bawat isa sa atin ay ito po ay ipinagbabawal sa Islam. Wa hada yashmal dhulmul insan nafsuhu wa dhulmu ghayrihi. At ito po ay kasama yung dhulm na tinutukoy dito, hindi lang po sa iba, pati sa ating sarili. Dhulm po sa ating sarili, ipinagbabawal din. Ano yung dhulm o yung injustice o hindi pagiging makatarungan sa ating sarili? Ang sarili mo ay mayroong karapatan. Halimbawa, karapatan matulog. Ang ginagawa mo, nagpupuyat ka. Hanggang sa nagkasakit ka. So ito po ay dhulm sa sarili mo. Ang sarili mo ay kailangan kumain. So hindi ka kumain, nagpagutom ka. Hindi yun sa fasting, ha? Nagpagutom ka. So ito ay dahilan ng ikaw ay nagkasakit. So dhulm yan. Ang sarili mo ay kailangan maligtas.
kailangan niya mag-aral sa Islam, kailangan niya magsala, pero hindi mo ginawa. So doon sa kabilang buhay, mapaparusahan. So dulm yan sa sarili mo. So bawal yan, yung dulm sa ating sarili. Wa'ati kul di haqqin haqqahu, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ibigay mo ang karapatan ng mga bagay na may karapatan. Yung mayroong karapatan, ibibigyan natin yung karapatan niya. Katulad ng ating katawan, may karapatan ito sa atin. So kailangan ibibigay natin ang karapatan niya. Hindi po natin siya magiging, huwag tayong maging hindi makatarungan sa ating sarili. Ganun din sa iba. Ipinagbabawal din po sa atin na hindi tayo maging makatarungan sa iba. Halimbawa, sa mga anak mo. Yung isa, mashallah, binibigyan mo na kung ano-ano. Yung isa naman, hindi. Dahil love mo yung isa kaysa isa. So, hindi pwede. Pantay-pantay sila. O kay sa magulang mo, hindi ka magiging makatarungan. Sa asawa mo, hindi ka magiging makatarungan. So, hindi mo ibinigay ang karapatan nila. So, ito po ang dulm. Yung hindi pagbigay ng karapatan ng bawat isa. Yung hindi ka magiging makatarungan sa bawat isa. So ito po ang dhulm at ipinagbabawal po, ipinagbabawal po ito sa Islam. Ipinagbabawal ito sa Islam. Kaya sinabi ng Allah, fala tadhalamu, at huwag kayong magiging hindi makatarungan sa bawat isa sa inyo. Ito ay pautos na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag niyong gagawin na hindi kayo makatarungan sa bawat isa sa inyo. Ba'duhum ba'dan. Na ba'dukum ba'dan. Wa illa faman al-ma'lum, famin al-ma'lum anna dhulma yakunu lin-nafsi wa yakunu lil-ghayr. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakin dhalamu anfusahum. So may mga tao talaga na hindi makatarungan sa kanilang sarili, at ganun din na hindi makatarungan sa kabilang, sa kanilang kapwa, sa kanilang kapwa. At marami itong mga kapatid. So kaya sa mga hindi nag-aaral ng Islam, ito ay lagi nakukumit nila. Sa mga hindi Muslim, ito ay lagi nakukumit nila. Subhanallah. So tayo mga Muslim, susundin natin ito. Alhamdulillah. Kaya tayo ay sa Islam, hinuhubog tayo ng Islam patungo sa pagkakaroon ng napakagandang pinakamahusay na tao, pinakamabuting tao, pinakamarespetong tao, pinakamagalang tao. Yun po ang hinuhubog ng Islam sa bawat isa sa atin. Wa madaru dhulmi ala an-nafsi kama qala ta'ala kilta al-jannatayni atat ukulaha wa lam tanlim minhu shay'a yaduru ala amrayn. So ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon kasi itong kwento. So kilta al-jannatayni atat ukulaha wa lam tanlim minhu shay'a. So silang dalawa, mayroon dalawang lalaki, mayroon po silang mga garden. So bawat isa sa ila sa kanila ay nagbibigay ng, ang garden na ito ay nagbibigay ng pagkain sa kanila, walang tadlim minhu shay'a, at walang nag-aagrabyado, hindi sila inaagrabyado dito bawat isa. So itong kwento na ito makuha natin doon sa tawag diyan, sa kwento sa Suratul Kahf. Kaya na lang magano kasi hindi na ito ang topic natin. Ta'imna man al-wajib bil ghair wa imma tahmiluhu ma la yajib alayhi. Kaya ang dun mga kapatid sa pananampalataya Islam, ito po ay papasok. Sabi niya, imma man'ul wajib lil gayri, yung hindi mo binigay o pinigilan mo ang wajib na gagawin ng isang tao. Halimbawa, yung tawag dyan, yung asawa mo gustong magdasal, hindi mo pinagdasal. So pinigilan mo ang wajib na gagawin niya. Na pinigilan mo ang wajib na gagawin niya, ito ay dhulm. Ha? Ito ay dhulm. Wa imma tahmiluhu ma la yajib alayhi. Okay, isa rin sa itsura ng dhulm, yung ipapagawa mo sa tao na yun ang hindi naman niya obligasyon. Ha? Obligado. Dahil sa napilitan siya, halimbawa, hindi niya obligasyon. Halimbawa, minsan sa trabaho natin, hindi natin obligasyon, at mayroong taong gumagawa ng ganong trabaho, pinapatrabaho tayo. Na wala naman tayong dagdag, hindi naman tayo dinagdagan ng sahod o ano man. So ito rin po ay matatawag na dulm. Ito rin ay matatawag na dulm. Yung pipigilan mo yung wajib sa iba na gagawin nila, o kaya yung tao ay ipapagawa mo yung hindi naman nila obligado.
gawin. Hindi naman nila obligadong gawin. So ito pa ay doon. Okay. Isa sa halimbawa, mithalul awal, antamna shaksan min daynin alayka falatuwafi. Antamna shaksan min daynin alayka falatuwafi. Halimbawa, nangutang ka sa isang tao. Ito ay marami po. Nasa Allah al-afiyah na may gabayan tayo ng Allah lagi. Meron isang tao nangutang. Sa isang tao. Halimbawa, ito yung isang tao nangutang. Okay? Nangutang siya dito. Sino siya nakaisa drawing ko? So, pinao, ito yung inutangan. Sabi natin, ito yung si A. Siya yung inutangan. Nangutang siya ng 1,000. 1K. Para ano natin, malinaw. Ito naman si B. Nakiusap siya, A, pautangin mo ako ng 1K. So, pinautang siya ngayon. Ng ano. So, tandaan natin mga kapatid, minsan, ang taong nangungutang, mayroon po itong sakit na naidudulot. At inshallah, huwag kayong magkasakit ng ganitong uri ng sakit dahil delikado yan. Ano yung sakit na yan? Yung amnesia. Ha? Amnesia. Bakit amnesia? Dahil kapag singilan niya, pag singilan na, hindi niya na maalala na mayroon pala siyang utang. O kaya, alam niya, pero hindi niya gustong alamin. Hindi niya gustong alalahanin. Nabayaran na pala. Okay. Bakit? Nagka-amnesia na siya eh. So, delikado yung mga nangungutang pala. Okay. Balik tayo sa topic natin. Yun ay, ano lang. Example, so, nangutang siya, nangutang si A kay, nangutang si B kay A. Pinautang naman yun. Ngayon, pagdating ng bayaran, ayaw niyang bayaran si A. Yun po ay dulm. Halimbawa, usapan nila, babayaran kita ngayon is June. June na ba ngayon? May. June na ngayon. Sa July, sabi niya, sa July babayaran kita. Okay? Pagdating ng July, sa date na pinag-usapan nila, hindi siya binayaran. Kaya niyang bayaran, nandun, nakahanda na yung pera. So, pero hindi niya binayaran doon sa ano sa pinag-usapan nilang panahon. So ito pa yung uri ng dun. Dahil hindi mo binigay ang wajib mo, no? Ang wajib mo sa kanya. Yung obligasyon mo sa kanya na ibigay yung inutang mo, hindi mo binigay, ito po ay uri ng dun. Kaya sa mga nangungutang, maghunos daily kayo. Mag-isip kayo. Kasi kayo po ay magkakasala. Tayo po ay magkakasala. Kapag nangutang tayo at hindi natin binayaran ito sa eksaktong pinag-usapan nating panahon. Okay? Na mayroon ka namang ibabayad. Iba naman yung wala talaga silang ibabayad. O kaya hindi sila gumawa ng ano, ng paraan para makabayad. So, iba 'yun. So, dito ay mayroon siyang pambayad pero hindi niya ito ibinayad. So, sabi ni Papa, "Wat tumatil o kaya dinidilin niya ang pagbayad." Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallam, "Matalul ghani, matlul ghaniyu dhulmun." Ang pagdili sa isang tao may kakayanan magbayad sa kanyang utang ay ito pa ay uri ng dhulm. Injustice at hindi pagbibigay ng katarungan. Okay? Number two. Ang example number two, kaantad iya alayhi daynan wa ta'ti bi shahadati zur fayuhkam laka bihi fa hadha dhul. Okay. Yung halimbawa mayroon kang utang, ganun din sa utang. Kaantad iya alayhi daynan. So halimbawa isang tao tadda'i alayhi kaantad tadda'iya alayhi daynan. Si A naman, ganito pong itsura rin. Si A at saka si B. Si B, hindi siya nangutang kay A. Okay? Hindi siya nangutang kay A. Pero sinabi ni A, nangutang ka sa akin ng 10,000. Bayaran mo ako. Pero hindi naman, sa totoong buo, sa totoo, wala siyang inutang. Okay? Okay. Sabi ni A, bayaran mo yung utang sa akin. Sabi niya, wala akong utang sa iyo. Sabi niya, hindi. Babayaran mo ito at pupunta ako sa court.
hihilingin ko yun, hihilingin ko yung inutang mo. Pero totoo dyan, ang totoong buhay, eh, wala naman talagang inutang. Ngayon, dahil siya ay magaling magsalita, magaling yung abogado niya, magaling yung ano niya, yung ano, at saka malakas siya, may influensya sa... So ngayon, napabayad niya si B kay E, kahit wala naman itong utang. So napabayad niya ito ng 10,000. So ito po ay isang uri ng dhulm. Ha? Ito ay isang uri ng dhulm. Kumuha siya ng mga pruweba, so kumuha siya ng mga nag-witness, pero totoo diyan wala naman talaga siyang utang. So ginawa ay dahil sa siya ay magaling, maraming impluwensya, may mga witnesses kunwari, so sila ay nanalo sa case. So yun po ay dhulm kapag totoong wala naman siyang utang. So rin yun ay isang uri po ng dhulm din. Okay? Malinaw? Okay. Fa in qala qa'ilun hal yustathna min qawlihi fala tadhalamu shay. Kapag mayroon ng tanong, mayroon bang exempted dito sa huwag kayong magiging hindi makatarungan? Ha? Sa ano, mayroon bang bagay na exempted dito sa dhulm? Ang sagot ay wala. Walang exempted dito sa dhulm. Okay. Paano naman yung mga nagsasabi? Alaysa yajuzu lana an na'khud amwal al-kuffar al-muharibin? Mga kapatid, mayroong pong ruling sa Islam. Okay? Mayroong ruling sa Islam at ito ay bago sa inyo. Ang ruling sa Islam, sa mga taong ito po ay lumalaban, okay, nakikipaglaban, halimbawa, Muslim at hindi Muslim naglaban. Okay. Pero alhamdulillah, sana hindi mangyari yung labanan. For example lang, naglaban. Okay, Muslim at saka hindi Muslim. Okay, nanalo ang mga Muslim sa labanan. Tapos, siyempre, hindi naman lahat yan mamatay sila at ang kayamanan nila ay maiiwan kung halimbawa natalo sila. Sa Islam, dahil sila po ay mga nakikipaglaban sa mga Muslim, sabihin natin, sa Islam ay yung mga kayamanan na naiwan nila ay mapupunta po sa mga Muslim. Ito po yung tinatawag na war booties. Kahit saan pong labanan, ganun po ang mangyayari. So yung maiwan nilang kayamanan, katulad ng mga kambing, ng baka, ng gold, ng ano, basta naiwan nila at natalo sila, so alam din ito, yun din po ang ruling sa labanan. Yun din po ang ruling sa labanan. So kukunin ito ng mga Muslim, halimbawa, sabi dito, hindi ba haram yun dahil hindi naman sa atin yun? Ha? Hindi naman sa atin yun. Okay? Bakit kukunin? Sabi, ang sagot is, hindi yun haram. Ito po ay pinahintulutan sa atin ng Islam. Ng Allah mismo. Allah mismo ang nagpahintulot dito. Yung kayamanan na maiwan nila ay ito po ay mapupunta sa mga Muslim. So hindi ang pagkuha dito, although hindi yun original sa atin, pero dahil sa labanan na nangyari, ay ito po ay pwede na. Ito po ay pwede. So baka magtaka yung iba. Yun po ang ruling sa Islam. At hindi lang sa Islam, kung hindi ito po ay ruling ng war talaga, at lalong ito pinagdiin ng inaprobahan ng Islam na ito ay pwede. Okay? Tapos, sa inkala ka, hal yajuzu, hal yahillu lala abwal al-muahidin. So, tandaan natin mga kapatid, iba po yung hindi Muslim na muharibin at iba rin yung mga Muslim na muahidin. Tandaan niyo ito. Ang mga muharibin, ito po yung mga lumalaban talaga. Yung mga sundalo ng hindi Muslim, nakikipaglaban sa sundalo ng mga Muslim. Okay? Mga ano yan. So ito ang tawag sa kanila ay muharibin. Muharibin yun yung mga sundalo ng hindi mga Muslim. Nakikipaglaban sa mga Muslim. Okay. Yung kayamanan na naiwan nila, kukunin natin. Mayroon namang uri ng mga hindi Muslim, muahidin. Ibig sabihin ng muahid, mayroon kayong kasunduan. Halimbawa, tayo dito, ang tawag sa atin, sa hindi mga Muslim nandito sa UAE, okay sa Saudi, okay sa anumang bansa ng mga kamusliman, basta hindi siya Muslim, pumunta siya sa bansa doon. Ang tawag sa kanya is muahid. Ang ibig sabihin ng muahid, mayroon kang kasunduan. Anong kasunduan nyo? Na wala hindi ka gagalawin ng mga Muslim, hindi ka nila agrabyaduhin. Kaya ang isa sa mga sign na tayo ay muahin yung visa natin. Halimbawa, kumuha ka, pumunta ka ng Dubai as tourist visa. Ibig sabihin, ang usapan nyo, tourist ka dito. Okay? Tourist ka dito. Yun yung usapan. Yun yung kasunduan nyo. So ang tourist,
Hindi yan pwedeng saktan. Ha? Hindi yan pwedeng agrabyaduhin. Hindi yan pwedeng anuhin. Ha? Hindi yan pwedeng katulad dito na maglalaban. Ang warrior yan eh. Warrior at saka, alam nga man tayo, mga Muslim warrior, tapos sila papatay nila tayo. Hindi pwede. Okay? Lalaban tayo sa kanila. Okay, dito naman, hindi naman gulo ang pinunta nila dito. Okay, hindi naman sila makikipaglaban sa atin. So, as tourists sila. So, ibig sabihin, mayroon kayong kasunduan na tourist ang pakikitungo sa iyo. Hindi po pakikitungo sa iyo ay hindi po kalaban. Okay, tourist sa iyo. Kahit hindi ka Muslim. Kasi ang akala ng mga ito po ay narinig natin. Subhanallah. Ang akala, misconception. Kaya nga, pag nag-aral kayo, magbubuksan ang knowledge nyo sa Islam. Tingnan mo yung iba. Akala nila ang mga Muslim ay natatakot sila sa mga Muslim. Anyway, natatakot sila sa Muslim. Bakit pinapatay daw ng ang mga hindi Muslim ng mga Muslim? Hindi nila alam, hindi nila alam na mayroong mga uri sa hindi Muslim. Ang pwede lang labanan ay yung mga nakikipaglaban. Yung ibig sabihin, yung laban na tinutukoy dito, yung patayan, ay yung nakikipaglaban. Alangan, siyempre, wala naman siguro matinong pag-iisip. May matinong pag-iisip na nilalabanan na tayo, ginigira tayo, tapos hindi rin natin sila girahin. Wala naman ganun. Pero may mga uri ng hindi Muslim na hindi sila nakikipaglaban. Katulad ng mga tourist, katulad ng mga resident dito, nagtatrabaho, workers, yun ay mga muahid. Ang tawag dyan sa uri ng mga hindi Muslim ay muahid. Okay? Mayroong kasunduan na ikaw ay resident dito at nagtatrabaho. Okay, ang kasunduan natin as resident ka, nagtatrabaho. Okay? Tourist ka. Okay, visit ka. Yun ang mga muahid. So ngayon, pwede ba natin kunin ang mga kayamanan nila ng mga muahid? Ito muahid, pwede natin. Kasi sa amin, kasi ang misconception nila, pag hindi Muslim, kukunin daw yung kayamanan. Kasi ito yung ginagawa ng mga subhanallah, nasa Allah al-afiyah, yung iba na kinikidnap ng mga kunwaring Muslim daw, nagsasabi na sila ay Muslim, na kinikidnap nila yung mga hindi Muslim at tinutubos kasi daw hindi Muslim, ay kailangan kukunin natin yung kayamanan ng hindi Muslim. No? Nagbisita lang doon sa akin sa Pilipinas, tapos kinidnap at sinasabi na sila ay mga Muslim. Sabi nila ang kanilang isip, akala nila na pag hindi Muslim, pwede nang kunin ang kayamanan nila kasi hindi naman sila Muslim. Ito ay haram, hindi pwede. Okay? Ano ang sagot dito? Pwede ba natin kunin ang kanilang kayamanan? Hindi. Sabi dito, haram sa Islam na kapag siya ay muahid, naintindihan natin ang ibig sabihin ng muahid, yung hindi sila mga sundalo ng kalaban. Hindi sila nakikipaglaso. Mga resident sila, trabahante sila, nagtatrabaho sila, visit sila, tourist sila. Yan ang mga muahid. Okay? Yan ang mga, or yan ang ibig sabihin ng muahid. Ngayon, pwede ba nakunin natin ang kayamanan ng mga muahid? Sabi niya dito, la yahillu lana ang walal muahidin, wala dima'ul muahidin. Hindi pwede sa atin kukunin ang kayamanan ng mga muahidin at saka yung kanilang buhay. Hindi lang sila pwedeng, hindi pwedeng patayin sila, audo billah. Ang pagpatay katulad natin, major na kasalanan. Pwede lang ang patay dito sa ano, sa paglilaban, sa gyera na nangyayari sa Muslim at sa hindi Muslim. Pero dito sa mga muahid, hindi pwede. Kayamanan nila, wag natin kunin. Sino ang nagpahintulod sa iyo? Anong karapatan mo para kunin ang kayamanan ng hindi Muslim na muahid na hindi naman sila nakikipaglaban sa iyo? Okay? O kaya ang kanilang buhay, bakit natin patayin sila? A'udhu billah. So sabi ni Propeta Muhammad, ito yung matinding babala. Kaya nga, subhanallah, dapat ito aralin natin para ituro natin na ganito po ang ano, ganito po ang Islam, ito po ang turo ng Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala man qatala muahadan lam yurih raihatal jannah. Nasallahu al-afiya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang pumatay ng isang muahad, mayroong kasunduan, tourist, resident, o kay visit, o kay mayroon siyang contract na trabaho doon sa mga Muslim at pinatay siya ng mga Muslim, yung taong pumatay sa kanya. Sabi ni Propeta Muhammad sa sino man ang pumatay ng isang muahid, itong muahid nito, hindi ito Muslim ha, o kay muahadin, sino man ang pinatay niya ang isang muahad na hindi Muslim, siyempre hindi Muslim, lam yurih,
hindi niya kailanman malalanghap, ha? Hindi niya kailanman malalanghap ang halimuyak ng paraiso. Ibig sabihin ng hindi niya malalanghap ang halimuyak ng paraiso, ang amoy ng impyerno, ibig sabihin ito ay mapaparusahan siya ng alasan sa impyerno. Malaking kasalanan. Kaya yung ginagawa ng ilan sa mga Muslim natin, ng mga kapatid, na sinasaktan nila, inaagrabyado nila, kinikidnap nila, o pinapatay nila, kinukuha nila ang kayamanan ng mga taong muahad, ay sila po ay may malaking parusa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan lam yurih raihatal jannah. Sino man ang pumatay ng muahad, hindi kailanman niya malalanghap ang halimuyak ng paraiso. Naway halagaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi po totoo na ang mga Muslim ay mga terrorist. Ha? Dahil dito pa lang, mayroon po tayong batas. Hindi po totoo Muslim na mamatay tao. Hindi. Ha? Okay? Hindi po totoo yun. So ito po ay misconception na ano dapat ipaliwanag natin ito sa kanila. So huwag kayong basta-basta magbintang na ang mga Muslim ay ganito, ganyan. Dahil hindi nyo alam ang katuruan ng Islam. So yun po mga kapatid. So wabihada na arif, okay? Na arif udwana o udwana wa dhulma wa dalal ulaika al magrurin alladhina ya'taduna ala amwal kufar al muahidin sawa'an kana al kafir indak fi baladika wa huwa muahid wa anta fi baladi. So kaya dito atin pong malalaman ang dhulm na ginagawa ng mga taong akala nila na pwede na tayo, pwede na silang kumuha ng mga kayamanan ng mga hindi Muslim, mga kufar, mga hindi Muslim. At lalong-lalo na yung iba, pinapatay nila. So ito po ay napakalaking kasalanan at wala po ito sa katuruan sa Islam. Okay? Maging ang kafir na ito, maging ang Muslim na ito ay nasa lugar mo, sa bansa mo, o kay sa lugar na nandun ka sa bansa nila. Halimbawa, sabi mo Muslim ako, kailangan ko patayin ang mga ano. A'udhu billah, sino nasabi sa iyo? Saan mo kinuha yung ano na yun? So, kaya yung mayroon akong isang narinig, a'udhu billah, hindi niya naintindihan ang Islam. Kasi kung naintindihan ng Islam, hindi ganito yung sasabihin niya. Sabi niya, hanggang ngayon daw, ito yung sinasabi ko rin noong nakaraan na siya ay ng Muslim at bumaliktad. Kasi hindi niya naman talaga siya tunay na Muslim. Sabi niya, ngayon pala isipan daw, para hanggang ngayon pala isipan pa rin sa kanya. Na kung saan nandun ang kung saan daw ang mga Muslim, doon po magulo ang mga tao. Doon po maraming gulo. Ha? Totoo 'yun hindi? Hindi 'yun totoo. Alhamdulillah nandito tayo sa lugar ng mga Muslim. Ang UAE is a Muslim country. Nandito tayo sa lugar ng mga Muslim sa saan man Emirates dito. Magulo ba ang mga Muslim dito? Yung hindi mga Muslim nga ang magulo dito eh. Kung hindi lang dahil sa batas na pinapatupad dito, so sino pa ang magulo? Ang mga Muslim dito ay tahimik. Nagdadasal, pumunta ng masjid, nagsasala, nag-aaral, walang bisyo, walang ano. Sino ang nagbibisyo dito? Sino ang pumunta ng mga nagiinuman? Sino? Mga Muslim? Hindi. So ibig sabihin, ang hindi po, wala pong kinalaman ang pagiging magulo sa mga Muslim. Kaya sabi niya, kung saan daw ang mga lugar ng mga Muslim, para isipan pa rin sa kanya, sabi niya, na kung saan ang mga Muslim, nandun po yung kaguluhan. A'udhu billah. Yun po ay walang kaalaman sa Islam. Sa Saudi, kung halimbawa sinasabi na ang mga Muslim ay mamamatay tao, ilang milyon na mga Pilipino ang nasa Saudi. Hindi lang milyon, sasama natin yung ibang lahi. Mula sa Pakistan, mula sa Indian, mula sa mga Pilipino, nandun sa Saudi. Sabi natin mga Pilipino, na mga Pilipino karamihan hindi Muslim pumupunta sa Saudi. Okay? Yung pumupunta talaga doon na hindi sila mga Muslim. Okay. Bakit hindi pinapatay ang mga Pilipino doon? Eh, hindi yung totoo na sinasabi nila mga Muslim pinapatay ang mga Kristiyano o anuman. Hindi yung totoo. A'udhu billah. So, yun po ay mga kakulangan ng kaalaman. Kakulangan ng kaalaman. So, فَإِنَّ نَنَسْمَ فِي بَعْدِ الشَّبَابَ الَّذِينَ فِي بِلَادِ الْكُفُرِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ نَفْسِدَ أَمْوَالَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ. Ganun din, isa sa mga nangyayari pag Muslim sila at napunta sila sa lugar ng hindi Muslim, sa bansa man o sa lugar ng hindi Muslim, ang paniniwala nila na okay lang na nakawin ang pera ng mga hindi Muslim, ito ay haram. Ha? Ito ay haram.
So itu po ay ginagawa nila, kinukuha nila ang mga pera ng mga negosyante o yung mga hinuhold up nila dahil daw hindi sila mga Muslim. So sino nagsabi sa iyo? So sino nagsabi sa iyo na pwede mo nang gagawin yun? So ito ay haram mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ang ginagawa nila, fatajiduhum ya'taduna ala anwar ash-shawari, sinisira nila yung mga ilaw sa daanan, sina, ano nila ikya tajan, hinuhold up nila yung mga negosyante, at ang ginagawa nila ay ano pa, sinisira nila yung mga kayamanan ng mga hindi Muslim. So ito ay hindi pwede, hindi po ito pwede mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito po ay ipinagbabawal at maaring ikaw pa ay makakasira sa imahe ng Islam. Makakasira pa kayo yung mga taong ganun sa halip na papagandahin nila ang image ng Islam. Sinisira pa nila ang image ng Islam. At ito po ay may malaking kasalanan sa ating tagapaglika sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon po ng malaking kasalanan yung isang tao na ginagawa niya yung ganung uri ng gawain. والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع ولكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. So ang totoo dyan mga kapatid, ang totoo, itong ganitong uri ng nangyayari, yung pagkakaroon, bakit binansagan ang Islam o ang mga Muslim na gumagawa ng kaguluhan o ng terrorism o ng ano, totoo lang dyan, ang iba dyan, hindi naman talaga mga Muslim. Sinasabi lang nila na sila ay Muslim para mapunta po ang blame doon sa mga Muslim. Kasi ang tunay na Muslim, tingnan mo, ang tunay na Muslim, hindi, nakikita natin dito, nandito tayo sa labas ng bansa, na ina-apply talaga sinasabuhay ang Islam. Kasi kung alam natin mga kapatid, no, hindi pa tayo Muslim, kung alam natin na ang Islam ay magulong relihiyon, sino sa atin ang papasok sa Islam? Wala! Ha? Kung tinuturo sa Islam na ang Islam is magulong relihiyon at pumapatay at na walang kwentang relihiyon o ano, sa palagay niyo papasok tayo sa Islam? Hindi, di ba? Hindi tayo papasok sa Islam kung alam natin na mapapahamak tayo ng relihiyong Islam. So pumasok tayo dahil alam natin na ang turo ng Islam, ang sinasamba ng Islam, ang gawain ng mga Muslim ay tamang gawain. Tunay na relihiyon. Tamang pagsamba sa tunay na Diyos. Tamang Diyos ang kinikilala natin. Yun po ang dahilan. Hindi po hindi po yung totoo, kasi ang inakala nila, mayroon pang mga magulang minsan o kaibigan ka pa rin, bakit mag-Muslim ka pa? Pwede ka naman mag-iglesia, mag dating daan, Church of Christ, or mag-born again, bakit Muslim pa? Mag-Jehovah, mag-ano man, bakit Muslim pa? Magulo yung mga Muslim. So hindi niya naintindihan ang isa. Pag ganun ang salita ng tao na yun, yung isa, wala siyang alam sa Islam. Wala siyang alam sa Islam. Hindi rin natin siya ma-blame kasi may mga kunwaring Muslim, ginugulo nila ang image o dinudumihan nila ang image ng Islam. Pero kailanman hindi nila ito madudumihan ang pinaka buo nito. Dahil minsan yung iba, nangyayari, sinisiraan nilang Islam. So ang mga tao tuloy na curious sa Islam. So pagka-curious nila, pinag-aralan nilang Islam at dito nila natagpuan. Ang Islam pala ay hindi katulad sa mga naririnig nila sa mga balita, sa mga TV, o ano, lalo-lalo ngayon, meron na tayong mga social media. Alhamdulillah. Walidhalik yajibu an na'lam anna amwal mu'ahadin muhtaramatun sawaan kanu mu'ahidina indak aw anta indahum fala yahillu al-i'tida alayhim li'annahu dhulm. So dito malaman natin na yung mga taong muahidin, na yung mga hindi Muslim na nandoon sa lugar natin, na hindi naman sila nakikipaglaban, so sila po ay muahidin, ang kanilang kayamanan na hindi natin pwedeng kunin, ang kanilang buhay hindi natin pwedeng kunin. Maging ikaw man ay, maging sila man ay nasa lugar mo o ikaw ay nasa lugar nila, hindi mo pwedeng guluhin din ang lugar nila. Kasi may mga tao, grupo ng, halimbawa, may mga Muslim doon sa lugar na yun. Ang tingin nila sa isa, sa mga Muslim na nasa lugar na yun, halimbawa, nag-migrate, pumunta ang isang Muslim doon sa lugar ng hindi Muslim. So, mga tao doon, nababahala. Dahil sabi nila, may Muslim dito na nakadating sa lugar natin, nababahala, natatakot sila. Kasi ang pinapakita niya, nung yung ay yung hindi katuroan ng Islam. Yung ginugulo niya, nanggugulo siya, kunwari nagtapang-tapangan siya doon, so hindi yun ang gagawin. Haram yun at dhulm yun. Dhulm yung ginagawa niya.
Hindi tayo pwedeng manggulo. Hindi natin pwedeng saktan. Kunin ang kayamanan ng mga taong mu'aha din dito sa lugar ng mga Muslim, o ikaw, hindi mo pwedeng guluhin ang lugar nila kapag nasa lugar ka ng hindi Muslim. Okay, yun po ang aral na makuha natin dito. Next, annal insana dalun illa man hada Allah wa yatafarra ala hadhihi faida. Okay, aral na makuha natin. Pang-siyam na aral. Ang tao ay ang original ng tao ay siya ay ligaw. Ibig sabihin, ang tao, nung hindi pa siya ginabayan sa Islam, siya po ay ligaw. Maliban, illa man hada Allah. Maliban na kapag siya ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon siya ay magkakaroon ng gabay. Kaya dito, makukuha natin ang aral. Bakit ganun? Una-una, hiling muna natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, an tas'al Allah al-hidayah daiman hatta la tadil. So, ang ating aral na makukuha natin dito, dahil ang tao, originally, siya po ay nililigaw. Ha? Originally, siya po ay nililigaw at maliban kapag ginabayan tayo ng Allah. Kaya ang gagawin natin dito ay kunin natin ng aral dito ay lagi nating ihiling sa Allah ang hidayah o ang gabay palagi hanggang na tayo ay hindi maligaw. Para hindi tayo maligaw. Okay. Paingkala kailun hunaka iskalun وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة وهنا يقول كلكم ضال. Okay, mayroon pong bagay, so medyo mahaba itong usapin dito, pero bibigyan ko kayo ng example, pero meron pala tayong oras. Okay, tapusin na natin para number 10 na tayo. Okay, mayroong nagsabi, paano pag may nagsabi, mayroong hadith, mayroong sinabi si Propeta Muhammad SAW, lahat ng isinilang bata ay isinilang siya sa fitra. Ano yung fitra? Natural disposition niya. Ibig sabihin, siya ay sumusunod sa Allah. Kung ano ang batas na ibinigay sa kanya ng Allah, ay sumusunod ang bata. Lahat ng batang isinilang ay Muslim. Muslim na sumusunod, sumusuko sa disposition sa nilagay na nature ng Allah sa bata na yun. So, ang bata, hindi naman yan Kristiyano, hindi naman yan Buddhist, hindi naman, siya ay Muslim. Muslim sa literal na kahulugan na siya ay sumusunod sa batas ng Allah. Dahil wala namang bata na isinilang na tadyan sinusunod niya ang utos ni Jesus. Wala namang ganun. Sinusunod niya ang utos ng lumikha sa kanya ng Allah. Ito yung fitra. Okay? Wa huna yakul kullukum dal. At dito naman sinabi niya, kung sinabi dito na ang mga bata ay sinilang na sila ay mga Muslim, pero bakit sinabi na dito sa hadith na ito na lahat ay ligaw? Ano ang paano natin ito i-combine, yung dalawang ito? Okay, na ang nature ng tao ay siya ay ligaw. Samantalang isinilang tayo na tayo ay mga Muslim. Sinilang po tayo mga Muslim. Ano ang sagot natin dito? Ang sagot dito, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, lahat ng bagong silang, sila po ay sinisilang sa fitra. Sila po ay sinisilang sa fitra. Okay, sila po ay nagiging Muslim nung isinilang sila. Subalit, sabi ni Propeta Muhammad SAW, lakin kala, subalit, isinilang siya nung hindi pa siya, ano, nung pagkalabas pa lang niya, siya ay Muslim o fitra siya. Ang fitra, yung sumunod ka sa batas ng Diyos sa'yo, na lumika sa'yo. Okay? Yun ang fitra. Ibig sabihin, Muslim yun. Kasi yung Muslim, sumusunod at sumusuko sa batas ng Diyos. Pero sinabi ni Propeta Salam, kala, abawahu fa abawahu yuhawidanihi ayunastiralihi ayumadjisanihi. Pero nung pagkatapos ng pagsilang sa kanya, ang kanyang magulang siya ay ginawang Hudyo, ginawa siyang Kristiyano at ginawa siyang Majus. Ang Majus yung mga sumasamba, kung sa atin Zoroastrian yun sila. Zoroastrian yung mga tao sumasamba sa apoy at kumikilala sa dalawang Diyos, liwanag at saka dilim. Ang liwanag ay mabuti, ang dilim ay kasamaan. So yun yung mga Majus. Okay. Yung bata na ito na isinilang na Muslim, pagkatapos ng isinilang, although siya ay Muslim ng isinilang, pero ginawa siyang Hudyo ng kanyang magulang sa pamamagitan ng binyag nila. Merong binyag ang mga Hudyo. Ganon din
ginawa siyang Kristiyano nung bininyagan siya. Di ba, bago ka bininyagan, Muslim ka at hindi ka Kristiyano. Kaya nga ang pare, sinasabi niya, sa araw na ito, ikaw na isang ganap na Kristiyano. Ibig sabihin ng ganap na Kristiyano, hindi ka Kristiyano dati. Kasi sinabing ganap sa araw lang na yun. Ibig sabihin, bago ka bininyagan, ikaw po ay isang Muslim. Ikaw ay isang Muslim. Sumusunod sa batas ng tagapaglikha o lumikha sa iyo. O yumanjisanhi, o pumasok sa mga sa Majus, yung mga Zoroastrian na sumasamba sa sinabi natin kanina, kumikilala sa apoy at kadiliman na Diyos daw nila. Wala ko alam. Okay. Wahuna yung khatib azza wa jal al-mukallafin. Pero dito, dito sa lahat kayo ligaw, sabi ni Propet, ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat kayo ligaw, ang tinutukoy niya dito ay yung taong nasa ano na, mukallaf na. Allanina tatakunu tagayarat fitratuhum ila makana alayhi aba'uhum fahum dalalun hatta yahdiyahum Allah azza wa jal. So ang tinutukoy ni ng Allah dito ay lahat kayo ligaw, yung mga tao na nawala na sa fitra. Nawala na saan? Wala na sa fitra. Tayo paglaki natin, nawawala na po tayo sa fitra. Noong fitra natin, noong pagkasilang natin. Kaya Muslim tayo, noong sinilang tayo. Kaya yung iba sinasabi ng mga ang tawag daw sa atin na dapat balik Islam, na bumalik tayo sa Islam. Pero ganun pa man, ito ay terminolohiya nila. Respetuhin natin. Okay. Fitra, bumalik tayo sa fitra. Na, bumalik tayo lang sa I mean, sa Islam, tinawag tayo ganun dahil bumalik tayo sa ating pagiging Muslim. So, ngayon, pagkatapos ng pagdaan ng panahon, bininyagan tayo, nawala na po tayo sa fitra. Naging Kristiyano tayo. So, basta sinusunod na natin ang pagsamba ng ating magulang, ginagawa nila, at yung pagiging Hudyo nila, pagiging Kristiyano nila. Kaya, sinabi ng Allah na kayong lahat ay ligaw. Mas siyempre, maliban sa ginabay ng Allah. Tinutukoy na dito yung mga nawala na sa fitra. Nawala na sa fitra. So, ganun. So, ito po yung tinutukoy ng Allah dito. Kaya hindi po ito contradict sa dalawang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah ito next week ay kukunin natin ang aral na makuha natin sa hadith na ito. So number 10 kukunin natin next week inshallah. So bukas ay ibang topic natin, ang Asmaul Husna at saka yung tafsir. So, sa mga may nagtatanong, may klase bukas, mayroon tayong klase. Mayroon tayong klase. Same time pa rin. Inshallah. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.